Oras natin 1:58. Almost 2 o'clock. So nakaka isang oras na natin na tayo tumatakbo. So hari, pwede yung nasa galing point. So natang mga kasi. Alright guys, so nandito na tayo sa Marinduque, 3:40 AM, so almost 3 and a half hours tayong bumiyahe. At ngayon, so yan na, binaba na yung rampa, tayo naka-ready na rin para sa ating pagbaba. So yan, okay naman yung biyahe. Sa bandang gitna, okay naman yung alon, yung dagat. Ano naman siya, patag. Doon lang sa Lucena kanina, medyo may konti, konting alon. At the same time, medyo nakatulog ako ng maayos. Kaya nakapag-charge tayo ng konti. So ngayon, paghahanda naman natin yung mula dito sa pier hanggang doon sa aming lugar, sa aming bayan. So mula dito sa pier ng Balanacan, bali pangatlong bayan pa kami. So, siguro mga 1 to 1.5 hours, depende sa takbo, pero siguro mga ganun nga, mga maximum of 1.5 hours, kasi hindi naman tayo pwedeng tumakbo ng mabilis dahil tatanggahin ko pa yung kalsada, dahil bago nga yung kalsada dito, dahil sa tagal kong hindi nakauwi dito, medyo parang mangangapa ako. Kaya yun, kailangan kong mag-race. Grabe sa rin yung bayan, nag-race no. So try lang natin, try natin. Ayan, para hindi tayo nawawala. So nakalagay dito, tama nga yung aking hula, nasa 1 to 1.5 hour yung ating takbo. Tatakbo niya no, 1 hour and 28 minutes. So kaya so nandito pa tayo sa tubig, kaya hindi pa siya, ayan, pwede mag-start. Hindi siya pwede mag-start hanggat nandito pa tayo sa tubig. Baka tumanon tayo sa tubig dito. Anyway, siguro mga 10 minutes na lang, tuluyan na tayo makakababa ng barko. So, nakatutok na tayo sa pantalan. Antay na lang natin bumaba. So, update ko kayo guys mamaya-maya. Alright? So, ayan guys. Tututok na lang itong rampa sa mismong pantalan, and then pwede na tayong bumaba. Ayan. So pag ganito kalalaking barko talaga, medyo umaabot talaga ng yung pag maniobra pa lang, yung paliko, umaabot ng minuto talaga, almost 10 minutes. Ayan. So nandito na nga tayo guys sa Marinduque. Ayan, nakikita ko na si Mama Mary. So, thank you Lord sa matiwasay at tigtas na biyahe mula sa Laguna, Mainland going to Lucena, and Lucena by sea going to Marinduque. And sana po ganun pa rin, ingatan niyo pa rin po ako makarating ng safe sa amin sa Torrijos. Alright, so nandito na kami sa pantalan ng Balanacan. Ayan o. Ayan, binaba na guys yung rampa. Op. Ayan, nakababa na siya. So yun ang sisignas na yun, yung ano, segunda engineer.
ang mga tripulante. Ayan. Ang kanilang mga seaman. So, ang dami ng laman na sasakyan, guys. Siguro nasa 30 na sasakyan. Mahahaba yung sakay nito, mga truck. Mga 16-wheeler, 10-wheeler, saka mga van, at saka mga kotse. So yan guys, nakatutok na tayo sa pantalan. Ayan siya. Ayan. So nakita nyo na. Op, baba. Tutok. Okay, atras. Tayo sa Marinduque. Okay. Tatali lang yan doon yung mga lubid na yun. Hindi, maya maya pwede na tayong bumaba. Ayun, tatali na. Pipiso lang nila yan. Kailangan naka-fix ang maigi yung pinakang rampa. Ayan, para hindi siya gumagalaw dahil malaking truck yung bababa mamaya. Paglagpasad ng rampa, yan, pwede tayo baba. Baba lang yung mga lubid. So yung mga porter, mga mag-aakot, ang dami. Kasi naka ano siya, naka piso. Op, kundi pa. Okay na, let's go. Aso yung ano, ayan lang yung rampa, naka pa yung ano, lubid. Hindi mataas tayo sa kabila, mataas nga, maganda naman to. Alright, okay, so nandito na tayo sa Marinduque, guys. Ayan, ang dami pang mga barko dito na nakaano. Dami. So dito muna tayo saglit. Tambay lang tayo dito saglit. At apay mag susyos muna. Ah. So yun guys, bailanda naman tayo. 54 minutes yung ating biyahe. Hindi pala lalagpas ng isang oras.
Ang problema, umaambun. Patay tayo dyan. Umaambun. So medyo madilim dito sa daan natin, guys. Medyo madilim na konti. At sana hindi lumakas ang ambon na to. So ganito ang kalsada dito sa amin, guys, sa Marinduque. Ayan o, may mga nagbago rin naman. Ang sabi nila, halos buong Marinduque ay nagkaroon ng widening. So tingnan natin kung saan banda nagkaroon ng mga widening at saan lumawak ang kalsada dito. Ang napansin ko lang kagad dito, guys, may mga street lights, ayan o, may mga solar, may mga solar light na yung kalsada. Ayan, yan yung wala dati dito. Tapos meron na rin silang mga pailaw dito sa mismong guhit o dito sa center lane ng kalsada. Yan yung una kong napansin. So, medyo malayo pa tayo, guys, isang oras pa. Kulang-kulang isang oras yung ating tatakbuhin. So yun, finally nandito na tayo sa Marinduque. So medyo madilim nga lang, kaya hindi nyo may enjoy yung daan. Ayan. So at least kahit paano naman nakikita pala, oh, dahil malakas naman yung mga solar panel, ay solar light, street light. Sana hindi lumakas yung ambon. Hanggang dito ba naman? Umalis ako ng Laguna, umuulan, umaambon. Dito, umaambon, pagbaba ng barko. So maliwanag na pala talaga, oh. Hindi ka na ma-accidente rito. Oh, may ilaw ang center lane. So dito, guys, puro banking dito. Ayun, oh, may widening, malawak nga yung nadagdag, isang lane. Ayan, oh, puro bankingan dito, guys. Pero syempre hindi tayo pwedeng bumanking na bumanking dito, baka madras tayo dito. Oh, ayan. Ang oras natin 4:01. Ayan, alas 4 na ng madaling araw. So pwede ko nang continuous yung ating video. Dahil nandito na tayo sa Marinduque, pwede na tayo mag-charge. Ayan, medyo mahabang biyahe to. At puro banking. Ayan, oh, banking na naman. Taran! Ayan. So biglaan itong ating uwi dahil sa aking tito. Ayan. Doon tayo galing, o doon sa may mga ilaw na yun. Dagat yung baba. So bukas ng hapon, pag-alis ko dito, guys, pabalik ng Munting Lupa. Kasi pabalik din naman ako ng Munting Lupa. So makikita nyo ng maliwanag itong lugar. So sa ngayon, hindi nyo pa ma-enjoy to dahil yun nga, madilim. So pansin nyo, guys, pag nasa probinsya talaga, no, bibihira talaga yung sasakyan. Hindi katulad sa Maynila na kahit na medyo liblig, eh may mga masasalubong ka pang sasakyan dito. Bihira, oh. Diba? Almost 10 minutes na akong nananakbo, pero parang dadalawang sasakyan pa yung nasasalubong ko. Ayan. Malawak nga yung kalsada, guys, ayun, oh. May mga nadagdag, may widening. At mas safe na siya compared before, na madilim at walang line light itong center lane ng kalsada. So ngayon meron, oh. Kaya hindi ka maniligaw, hindi ka malilito. Kitang-kita mo kung saan ka liliko. At napakalino nung kanilang solar panel. Ay, solar panel, solar light, street light. So yan yung mga kasabay natin kanina sa barko, yung mga sasakyan na yan. 10-wheeler, pick up,
yan, no? So, good morning guys. 5:36 na. At sumaglit lang ako dito sa simbahan ng Santa Cruz. So, inabot na tayo ng umaga dahil kanina panay ang ambon. Ulan, ambon. So, yun. Pasalamatan tayo kay Lord dahil safe tayo na nakarating dito sa Marinduque sa ating biyahe. Alright, so thank you Lord sa mapayapa at ligtas na biyahe ko mula Laguna hanggang sa makarating dito sa Marinduque. So, yun lang guys. Diretso na tayo. Drop lang talaga ako para mag-thank you. So, ngayon another 24 minutes na lang ang ating talakbayin. So, kunan ko lang ng picture itong ano. Itong malaking. So, ito yung Marinduque Santa Cruz Town Hall. So, ito yung kumbaga sumisimbolo sa Marinduque. Itong isang malaking, ayan. Isang malaking, anong tawag dyan? Moriones maskara, ayan o. Oh, maganda. So, ang Marinduque. Ito yung bago. Bagong-bago siya, guys. Kunan ko lang siya.
Yan, para kitang-kita. Okay. So, yan ang sumisimbolo sa Marinduque. Yan ang ipinagdiriwang tuwing mahal na araw, ang Moriones Festival sa Mascara. So, yan, ang ganda, oh. So, ito yung City Hall ng Santa Cruz. Ayan, oh. Okay. So, diretso na tayo, guys. Dahil maliwanag na. 5:39. At mayroon pa tayong 24 minutes na lalakbayin. So actually dapat kanina pa ako, maka siguro mga alas 4 or 4:30 na sa bahay na sana. Kaya lang sinadya kong magpa abot ng liwanag para naman ma-appreciate natin yung itsura nitong aming probinsya. Ayan. Malapit na lang to, 24 minutes. Kilometers. Fifteen kilometers lang. So, ito ang itsura ng aming probinsya dito sa Marinduque. Napakarami ng mga puno. Yan. Talagang sariwang-sariwa. Malayo sa pollution. Malayo sa mga factory. Walang usok. Ito lang ang kagandahan dito sa probinsya namin. Talaga ang napaka-fresh ng hangin. Walang mga chemical. So at least, inabot na tayo ng liwanag. Ma-appreciate natin yung itsura ng Marinduque. Yan. So dito sa lugar na to, wala pang widening na nangyayari. Same pa rin yung kalsada, ganun pa rin kakitid, kakipot. Pero siguro sa mga susunod na taon, ito naman siguro yung gagawin dito. Kasi ang balita ko, buong Marinduque gagawin, lalaparan yung kalsada. Or at least 3 lane ata or 4 lane. So ayun guys, good morning. So nakarating na tayo dito sa Marinduque. At nasa 10 minutes na lang na nasa bahay na ako. Malapit na ako sa bahay namin. So sinadya kong magpaabot ng liwanag. Ang oras natin ngayon ay 5:50 ng umaga. So dapat mga 4:30 dapat nandito na ako sa bahay kanina, kaya lang sinadya ko magpaabot ng liwanag. At the same time kanina medyo umaambon-ambon din, pero ngayon ayan, maliwanag na, medyo nag-stop over lang ako dito saglit dito sa gilid-gilid. Ayan o, oh. Ayan, napakatahimik ng lugar guys, lamig, walang pollution, walang chemical.
Ayan oh, ang lawak na ng kalsada, nakakatuwa. After 5 years, nakauwi ulit ako dito. Ang lawak na ng kalsada. Huling uwi ko dito 2018, hindi pa ganito. Ayan oh, ang lawak. Ah, di ba? So, pahinga-pahinga lang ako konti. Pahinga ko lang ng konti yung aking partner. Ayan oh. Buti na lang, lagi tayong nakakondisyon. Lagi nakakondisyon yung partner natin. Ayan, para sa ganitong mga biglaan na long ride, ay talagang maaasahan yung ating ano, itong ating partner na to. Alright, so guys, maya-maya ng konti, aapantin na rin ako. Nagpalit lang din ako ng battery. Ayan, nagpalit ako ng battery kasi nalobat na. So, grabing dumi ng motor natin. So, yun lang guys. Update ko kayo pag nandun ako sa bahay mamaya. Alright, let's go!